Gusto ko lang naman pong magpakananay sa anak ko. Opo, nagkamali ako noong una. Pwede naman pong baguhin yun ngayon. Yung hirap na aking ginawa is parang nawala lahat. Hindi mo binigyan ng halaga yung panahon na ako'y nag-iisa. Hindi, hindi na po, kuya. Hindi na. Ayaw namin ibigay yung bata, madam. Kulong mo ka mo. Handa akong mamatay. Pero sino ba ang nag-alaga nang wala nung nanay na iniwan yung bata na itinain dito sa Mayuyaw? Naiintindihan mo yan? Nakiusap kayo! Nakiusap kayo! Kasama ko dapat siya kay Pumera! Meron ka bang nakipag-usap sa akin? Tandaan mo yan! Nakipag-usap ka ba sa akin? Nakipag-usap ako! Si Ate Melody ang kausap ko! Hindi mo sabihin na lang! Anong dahilan at bakit binigay mo yung kustodiya? Nakiusap po kasi sila, sir. Na sila po yung mag-aalaga nung anak ko, sir. Pinipilit niya yung bata na ilayo sa amin. Eh, hindi naman nasanay yung bata sa kanyang ina po. Nanay Agusta, pwede niyo po ba kayang pagbigyan na ibigay na dun sa ina yung bata? Opo, sir. Pero talaga ayaw yung bata. Kawawa naman. Ina-advise ko pa nga po dun sa anak ninyo kay Samuel na magsama na sila bilang isang pamilya. Sir, ayoko na po, sir. Kasi may mga babae po sa akin before na nag-chat na i-release ko daw po si Samuel para sa kanila and mag-aasawa na daw po siya ng iba. Sa batas po, pag ang bata below 7, kailangan po sa ina. Payag ka ba pumunta uli dun sa MSWD? Pag-usapan nyo ito? Yes, sir. Pag hindi po kayo nagkasundo sa MSWD, wala na po kayong recourse o wala na kayong remedyo kundi pumunta sa korte. Madam, ano po ba ang proper na assessment niyo po dito? Meron tayong process at saka meron tayong rights ng mga ina. Pero sa tingin ko ng bata, mahirap na ganyan na umiiyak kunin yung mother. Ma'am, ang mangyayari po kasi, if ever man po na makukuha natin si baby, meron po kayong coordination with the MSWD po ng Tarlac City. Tama po, ma'am. Siguro ganyan. Sila ang mag-usap kung ano ang pag-usapan nila ngayon kasi hindi ko naman ma-decide na hindi pwede or pwede. Wala pa pong isang taong gulang yung bata. Talagang hindi po talaga masasanay na may nanay. So, wag po natin ding ipagkait sa kanya yung pagiging nanay. Kasi 5 years na po eh. Kaya po, gusto na po nang sana niyang matagal ng kunin. Kaya lang hindi po niya makuha gawa po na ganyan po yung bata. Kasi hanggat ipopospone po natin ang ipopospone, lalaki po ng lalaki, nalalayo po yung loob ng bata. Para sa akin naman po is, itong bata ang iniisip namin is masakit po sa amin kung malayo itong bata. Kaya kung maaari sana is siya ang mag-adjust. Kung maaari mag-sacrifice muna siyang huminto sa kanyang pagtatrabaho para pumunta siya dito is para malapit ang loob nila sa isa't isa bago nila kunin. Sa aming magkakapatid at ako, napakasakit na loob na bigla na lang nakukunin yung bata. Dahil nung una, parang kabuti sila na para silang ibon na pumupunta sila doon sa amin na kukunin na kahit ayaw. Eh, pag-isipin na lang naman nila nung sino yung nag-alaga.
ate. Hindi ko naman po winawala yung pag-alaga nyo sa anak ko. Gusto ko lang naman din pong makasama yung anak ko. Salamat po kasi hindi nyo po pinabayaan yung bata. Siguro panahon na rin po siguro para kaming dalawa naman po. Oo po, nagkamali ako noong una. Pwede naman pong baguhin yun ngayon habang maliit pa po yung bata. Pwede pang bawiin. Hindi ko naman po ipagdadamot yung bata sa inyo kung sakaling makuha ko siya. Bukas din po ang bahay ko. Willing po akong tanggapin kayo kung gusto nyo pong tumira sa akin. Okay lang po. Alang-alang po sa bata. Last time hiniram ko, hindi nyo po ipinahiram. Umuwi yung nanay ko, hindi niya nakita yung apo niya. Tapos ngayon, ayaw nyo pa rin. Pakiusap ko lang po, bigyan nyo po ako ng pagkakataon maging ina. Ihan ko, Clarissa. Sana maunawaan mo rin ako. Ayaw kong ihiwalay mo yung bata sa amin na hindi pa nag-graduate ng grade 6. Yun, tapos na ang sinasabi. Sige po. Kayo ma'am, ano pong masasabi niyo po? Palagay ko, kaya namang ano ng... Kasi nanay din po talaga siya. So, konting pos lang makukuha din niya yung loob ng bata. Nagwawala yung bata, tapos sinasaktan niya yung sarili niya. Siguro kailangan din natin siyang magbigyan ng proper guidance. Pwede natin i-coordinate sa MSWD o para if ever na may assessment doon. Feeling ko po kinausap nila to kaya ganito. Kasi last time na umuwi kami, may nakapagsabi sa akin na kapag pipilitin ko nga yung bata na sumama sa akin, is kakagatin niya ako, which is ginawa niya yun. Dapat hindi po ganun. Kung tama po yung pagpapalaki nila sa bata at kinikilala po ako ng bata, once na makita ko ng bata, sasama at sasama siya sa akin. Mahirap para sa akin, pero hindi ko naman pinagkakait ulit kung sasabihin. Isang lingwahe is mahirapan kang makaunawa kahit matanda man o bata. Kung makapunta ka sa isang lugar na hindi mo alam ang lingwahe, mahihirapan ka, lalong-lalo na kapag nag-aaral. Ang tawag doon is mabubuli po siya. Yun po ang aking kalooban kasi gusto ko po na at least makaunawa po, makakaintindi po sila ng dalawa para wala po akong alalahanin. Kasi kung para sa akin is lumaki sa akin is yung hirap na aking ginawa is parang walang lahat, parang nawala lahat. Hindi mo binigyan ng halaga yung mga bagay na yung panahon na ako ay nag-iisa, kinakailangan ko ang kasama dahil nag-iisa ka, nag-aalaga. Hindi naman ikaw yung nag-aalaga, sila nanay. Ako yung nag-aalaga. Ka? May mga babae ka, may mga babaeng nag-chat sa akin. At kunin mo yung babaeng pinapatunayan mo sa akin, ngayon din kahit bigyan kita ng pamasahe, kunin mo sa akin. Sino at yun? Iharap mo sa akin. Yung mga personal na away nyo, isang tabi nyo. Tinatanong namin dito kung ano yung ikabubuti ng bata. Kasi kung puro kayo pagkukulang nito, pambababae nito, wala tayong mangyayari dito. Kaya tinatanong ko kung ano ang plano nyong dalawa bilang mga magulang doon sa bata. Toxic na kayo parehas eh. May mga in-laws pa kayo. In-laws mo, in-laws niya. Matanda na kayo, may anak kayo, mag-usap kayo bilang mga magulang, bilang nanay, bilang tatay. Mag-decide kayo kung ano ang para sa bata, kung paano nyo palalakihin yung bata, paano ang sustento, paano yung station, paano yung hiraman ninyo. Hindi yung sumbatang kayo ng sumbatang, wala tayong matatapos dito. Tama po yun, ma'am. At ang gusto ko pong mangyari, ma'am, is magkaroon po sana ng kapatawaran sa isa't isa. At tulad ng aking sinabi na asawa pa rin kita. Kahit anong mangyari, is asawa pa rin kita. Ang gusto kong sabihin sana is gawin mong best para mapalapit sa iyo ang bata. Ngayon, titira ka dito. Hindi ako titira dito. Wala akong kamag-anak dito. Titira kayo pero wala yung kasama yung mga magulang mo. Walang kasama sa in-laws mo. Maaari po. Kahit po hindi kami tira sa isang bahay, basta ang gusto ko lang sana is maging maayos po ang kalagayan ng isa't isa. Willing ka pa bang makipagbalikan sa kanya at mabuo yung relasyon niyo? Ayun po yung gusto ko. Mahal mo pa? Gusto ko po yung alang-ala sa aming anak. Mahal mo pa? Opo. Hindi na po. So ngayon, wala akong magagawa kung ayaw niya sa akin. Basta para sa akin is totoo akong nagsasabi at malaya naman ako nagpapahayag ng aking nararamdaman. Sinasabi niya, dapat noon pag gumawa na siya ng way para mapalapit ako sa bata. Ni tawag, ni text, wala akong natanggap. Simula nung na-error tayo, wala akong natanggap. Tumatawag ako, pinapatayan ako ng cellphone. Talagang gusto mong mapalapit ako sa bata, gagawa ka ng paraan. Kukuha ka ng kukunin mo, hahanapin mo yung number ko, papakausap mo sa akin yung bata. Pero anong ginawa niyo? Tumatawag ako, pabayaan niyo siya. Tama ba yun? Dapat hindi. Tinuturuan niyo pa eh. Pag nasasama sa akin, kakagatin ako. Tama ba yun? Pag-iisip ba ng tamang tao yun?
ayaw kong gumamit na ng cellphone. Gusto ko pa ng personal na ikaw mismo ang pumunta dito para ipakita mo ang malasakit mo sa bata at pag-aruga mo sa kanya dahil yun ang hinahanap ng isang bata. Piling ka na ipahiram yung bata. Sila po ang pupunta sa Tarlac. Okay. Hindi ko naman po ilalayo sa kanila eh. Willing po ako, open po ako. Pagdating sa sustento, paano ang sustaining? Kahit hindi na po siya magbigay, okay lang po sa akin. Kaya ko pong buhayin yung anak ko. Pero siya ibigay ka ba? Opo. Pero ate, ito ha, hindi porket nakuha mo yung bata, isa-stop mo na yung kahit video call. Willing po ako, ma'am siya. Tsaka, kapag nag-usap kayong dalawa, para na lang sa bata. Wala na yung ano, kasi kung gustong maka-video call ng tatay itong si ate, yung bata, hayaan mo, huwag mong pigilan, okay? Kung ano lang yung makakabuti para sa bata, gagawin natin. Opo, willing po ako, ma'am. Hindi na po, kuya. Hindi na. Pinatangako ko, hindi ko pababayaan yung anak ko. Pwede mong pasyalan dun sa Tarlac Sam, pero hanggat maaari, ako muna. Pakiusap bilang magulang. Ako naman. Tama na muna kayo. Para naman kami naman, magkaroon naman kami ng banding. Pakiusap lang. Para lang sa anak. Tama na tayo, Sam. Tapos na yung relasyon natin. Ayoko na. Pagod na. Sobra na. Pinapatawad na kita, pero magkaibigan na lang tayo. Hindi ko na kaya tumira kasama ka or maging family tayo para sa bata. Parang inaabuso itong bata. Mas ina. Kasi parang nandang kuya! Uy! Ante, ate, kuha ka. Kami ang naghirap sa bata. Iniwan na parang tae. Ayaw namin ibigay yung bata, madam. Kulong mukha mo. Handa akong mamatay. Wala akong tiwala kay Clarissa dahil nung una pumunta siya na Pero sino ba ang nag-alaga nang wala nung nanay na iniwan yung bata na itinain dito sa Mayuyaw e kinain yung aso kong nabulok? Naiintindihan mo yan? Nakiusap kayo! Nakiusap kayo! Kasama ko dapat siya kay Pume! Meron ka bang nakipag-usap sa akin? Nakipag-usap ka ba sa akin? Nakipag-usap ako! Si Ate Melody ang kausap ko! Hindi mo sabihin na lang! Agreement between Samuel Layona and Clarissa Layona on if Clarissa will get the child, Samuel is open to visit the child at Tarlac. Clarissa is open for communication like call or video call. The DSWD or MSWD Tarlac with the Tulfo staff will closely monitor the child. Then Samuel will go with Clarissa and the child to Tarlac for the child to adjust with the mother. Kanina nangyari po kasi nagkaroon po ng gulo, which is ayaw po talaga ng family ni Sam na sumama yung bata. At ang tanging solusyon lang po talaga para sumama po ang bata is
sasama si Sam pauwi ng Tarlac. Doon kayong dalawa magi-stay. Malay niyo magkabalikan pa kayo, 'di ba? Magkaroon pa kayo ng pangalawang baby. Oh, eh, sinabi mo mahal mo pa kanina eh. Yahoo! Oh. Baka naman kailangan mo pa ng konting lambing lang kasi kay Clarissa. Please, iba, hindi mo kasi sinusuyo ah. Ang bata yung beauty ng tatay. Paano mo sinuyo? Oo. Ano ba naman nagustuhan kay Clarissa? Siyempre, hindi naman pwedeng ano lang. Unless love at first sight yan. Anong kailangan niya tayo nito ng tubig? Kanina ka pa hindi nagsasalita. Titigan, mamaya din. Mamaya. Tinititigan mo lang eh. Siya po yung nangligaw sa akin. Wow! Sa'yo? Kapiling mo? Pinikot lang po niya talaga ako. Isa, si Gawi, saka dan eh. Papa, hindi ko naman pababayaran si Salamat kasi inot, minahal mo yung anak ko. Mahal kita! Mahal kita! Salamat kasi minahal mo yung anak ko. Mahalin mo ko, anak ko talaga. Huwag mong ibigay sa iba. Hindi ko ibibigay sa iba, ate. Ba't naman ibibigay ko sa iba? Yung mga isang gusto na ikaw talaga. Ako mag-aalaga sa kanya. Hindi ko siya ipapampun, ate. Hindi ko siya ipapampun sa iba, ate. Gusto natin, eka, ikaw talaga ang mag-aalaga. Ako po ang mag-aalaga sa kanya. Clarissa, alalahanin mo sila pa rin yung nag-aalaga sa iyo. Hindi ko naman po winawala yun. Kaya malaking pasasalamat ko po sa buhay nyo kasi inalagaan ko yung anak ko at minahal. Honey, ang gusto ko lang, nakapag-ayos na kayo, nakapag-usap na kayo, mag-ready po kayo kasi magkakaroon pa po kayo na isang pamangkin. So, eto na nga po at naiuwi na natin si Bibi sa Tarlac. Gaano kakapositibo na magkakaayos kayo ulit ni Ate Clarice? Para sa akin po is positibo po dahil ayon po sa aking nararamdaman is tapat naman po ako sa kanya. Ang aking sinasabi is galing po sa aking puso. At siguro kung loobin ng Panginoon is yun po yung masunod po, yun po yung magawa po kung sakali man. Ako po ay nagpapasalamat dahil sa ating anak is nandun po tayo na magkaroon ng titira sa isang bahay at sana magawa po natin yung part natin sa isa't isa para po sa ating anak at magtulungan po tayo sa isa't isa na hindi po pwede na mag-isa lamang po yung gagawa. Dapat po yung mag-asawa ay dapat magtulungan. Relasyon natin ay maging healthy. Yun po yung aking gustong naisin. Ito na yun. Magkasama tayo dito. So, huwag na lang natin ipakita sa bata na nag-aaway tayo. Or kung ano man yung hindi natin pagkakaunawaan, tayong dalawa na lang yung mag-usap. Yun lang. Sana ikaw, ate, bawasan din yung pagiging mainitin ng ulo. Ikaw din, lalo na sir, no? Ang kailangan talaga, pasensya kasi may bata. At kung mag-aaway or magtatalo, may hindi pagkakaunawaan, punta kayo ng kwarto or labas kayo ng kwarto, saka nyo pag-usapan. Kasi, ayun nga, nakakita ko nga namin kahapon na medyo baka mamaya mas lalo maka-affect dun sa behavior ng bata. So, pagtulungan yung dalawa. Sir Rafi, nagpapasalamat po ako sa inyong mga ginagawa na sa inyong programa. Nakita po natin na marami po kayong natutulungan. Sana po ay lumawak pa ang inyong mga yung programa na matutulungan sa mga nangangailangan. So, gusto ko lang po magpasalamat kay Sir Rafi. Gagawin ko po yung part ko bilang magulang sa anak ko. Salamat po dahil po sa inyo, kasama ko na po yung anak ko. Mapapromise ko po sa inyo, Sir Rafi, na hindi man kami maging okay as partner, magiging okay kami as magkaibigan alang-alang sa bata. Thank you po, Sir Rafi. Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan, pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga taong na binuhay ang pag-asa, na naglaho ng mga taong sumuko na sa...